kakalipat lang namin last December 15, 2019 dito sa bagong bahay namin. And we celebrated Christmas and New Year already here. And it's quite new to us and ang dami namin mga adjustments na ginawa. I'm sincerely asking for an apology if in case the audio is not really that good. But I'm using our Boya mic naman, so I hope it will help. So yun na nga guys. I'm actually filming right now because I'm gonna be sharing to you guys something. Not sure if you will find it really helpful or interesting, but as you can see on the title, it's gonna be tips for building a new home. And it's actually based on my experience, yes, kasi hands-on kami sa pagpapatayo ng bahay na to. But before we proceed, guys, if you haven't subscribed to our channel, click the subscribe button and hit the bell button so you won't miss any of our next uploads. Oh guys, na-miss ko yung mag-intro kasi ilang buwan nga pa ako hindi nakapag-video. Actually, ako na nakaisip ng idea na to. Yung asawa ko kasi walang ka-idea-idea. Wala pang pumapasok sa isip niya na content. So, I'm like, why not, diba? Since meron naman tayong experience, so why not share this to everyone? Actually, matagal ko na sanang gustong gawin to na video kasi marami ding nagtatanong kung magkano ba yung nag-gastos namin or ano ba mga bagay na kailangan namin or ano ba yung mga bagay na ginawa namin for us to achieve this, to have this home constructed. So, simple lang naman guys. Meron akong pointers na ibibigay sa inyo. It's going to be just so easy lang. And for me ha, it's not really, kumbaga, ano, depende na yan sa inyo kung ano yung mas importante. But these are main things you have to bear in mind bago kayo magpatayo ng bahay. Number one is the plan. Oh my god. Tulong! Marami kasing aso dito guys. If you don't know, may apat na aso ang brother-in-law ko at may isa kaming aso. So, limang aso na. Very ingay. But anyways, so the first one is first one guys is, sabi ko nga, yung plan, yung floor plan nyo, ilan square meters lang, anong size ba ng bahay nyo, or gano'n ba siya kalaki. Kailangan may plano kayo para alam nyo na kung gano'n ba dapat ng area ng sala, yung area ng kwarto, yung kusina, tsaka yung CR, para wala nang atrasan. Although may budget ka na, pero kapag ka hindi pa napag-isipan yung plano ng bahay mo, may hirapan kang mag-adjust dun sa budget. So, for me ha, pero pwede naman budget muna bago plan sa bahay. Kung yan ay kung marami kayong pera. So, pero sa akin, kasi limited lang yung budget namin sa bahay. So, inuna ko yung plano bago yung budget. Kasi diba, pwede naman mag-adjust. Adjust lang natin ng konti and we're good. Itong bahay na to, sobrang liit lang guys. Sakto lang talaga sa aming tatlo. Or pwedeng tumindag ng isa. Diyaman. So ayun, yung plan at saka yung budget are the two main points na kailangan nyo sa alang-alang. Ako kasi guys, personally, no, hands-on ako sa pagko-construct nitong bahay. Kaming dalawa ng asawa ko, kami talaga yung namimili ng gamit. We have to personally do the purchasing and the budgeting para equal lahat. Yung manpower, tsaka yung resources. At kayo kukuha ng mga materials. So, manpower guys, wala kaming masyadong problema. Wala kaming masyadong problema kasi yung main na gumawa ng bahay is pinsan lang. So, pinsan lang ng asawa ko yung nag-construct everything,
went smoothly, and with the help of my two brother-in-laws, yung isa kasi sa masonry, may idea siya sa cement works, tapos yung isa naman, naging helper siya. So, wala kaming masyadong problema. If I can still remember, nag-start yung construction ng bahay na to around October 24, and then natapos siya November 24. Yeah. So, 1 month lang talaga. Originally kasi guys, dapat November 10, nakalipat na kami dito sana, last year. Pero, hindi siya na-meet yung deadline. Kasi nga may mga luka-luka din kasi ako, may mga changes pa akong ginawa, may mga modifications pa sa size ng floor plan, kaya nahirapang mag-adjust. Pero okay na din, nairaos din naman, nagawa ng paraan. So I'm still happy with the outcome. The advantage of building your own home is you don't have to pay rent every month. Kasi yun yung sobrang nakakadagdag ng stress mo. May dumaan na lang. Yun yung nakapagpapalaki ng stress ko. Napakalaking portion kasi ng income namin yung napupunta lang sa renting. So ilang years kaming nagre-renta, almost 5 years din. And 7 beses kaming nagpalipat-lipat ng bahay. So, imagine that guys. Wala ka lang si MK. Palipat-lipat na kami ng tirahan. Para kami, no permanent, mga NPA, no permanent addresses. Ganun. So, mahirap siya. Kaya, I made a decision na kahit walang matira sa amin, basta't may bahay lang kami, okay na. Hindi siya naging madali kasi yung original namin na plano din is mag-start ng business bago bahay. Yun talaga yung gusto ko. Pero bigay ng opinion yung asawa ko na bahay na lang. Kasi nga kapag inuna namin yung business dito, malayo yung tinitirhan namin. So magkakaroon na naman ng dagdag expenses sa transportation, papunta dito, tsaka pabalik na naman para manage ng business, which is really hassle for us. So, yun nga. Nag-decide na lang kami na magpatayo ng maliit na bahay and then mag-start ng maliit na business in the future. Hanggang sa pagtanda ko, hanggang sa mga anak ko, ituturo ko sa kanila na kailangan hands-on kayo sa lahat ng bagay, especially pag may perang involved.